Tanong ni Adeline Taimin, Sir, ba't may mga unstable elements? Hindi ako masyadong sure kung anong klaseng unstable elements tinutukoy ni Adeline dito. Meron kasing mga elements na unstable dahil hindi sila nakakasunod sa tinatawag na octet rule. Ibig sabihin, hindi walo ang bilang ng valence electrons nila. For example, yung oxygen. Ang oxygen ay may 8 electrons pero 6 lang ang nasa outermost shell. Hindi 8. Kaya hindi siya stable. Kaya ang ginagawa ng oxygen, nakikipag-share siya ng electron sa isa pang oxygen atom para maging 8 ang valence electron at maging mas stable. Yan din ang dahilan kung bakit O2 madalas ang itsura ng oxygen sa atmosphere. Pero I have a feeling na ang tinutukoy ni Taimin dito ay ang mga elements na unstable kaya nagbabago nganyo at nagko-cause ng radioactivity. Bakit nga ba may mga elements na stable at may mga elements na hindi? Sa mundo ng atoms, meron tayong tinatawag na neutron to proton ratio. Yung mga maliliit na atoms, mas gusto nila yung 1:1. Ibig sabihin, sa bawat isang proton, meron lang dapat isang neutron para maging stable. Ito yung mga protons na kontento na sa iisang neutron. Mapapasana all ka talaga. For example, kung may 2 protons, dapat may 2 neutrons lang din. Ganun siya ka-loyal. Kaya kapag merong 6 na protons, tapos 8 yung neutrons tulad nitong carbon-14, nagiging unstable siya at radioactive. Yung mga mas malalaking atoms naman, mas gusto nila na mas marami ang bilang ng neutrons kesa sa protons. Parang 1:1.5. For example, yung barium, meron siyang 74 na neutrons pero 50 lang ang protons. Pero stable pa rin siya. May iba pang dahilan kung bakit nagiging unstable ang isang atom. Pero pag-uusapan na lang natin siya sa part 2. Napansin ko na marami sa inyo ang interesado sa atoms at nuclear physics. Alam nyo ba na next week, November 23 to 29, magkoconduct ang DOST ng National Science and Technology Week at sa November 28, 1 to 3 p.m. i-discuss ng mga experts from Philippine Nuclear Research Institute o PNRI yung regulatory activities nila regarding sa production, transfer at paggamit ng mga radioactive substances. Gusto ko siyang i-share kasi kung a-attend kayo dito yung mga tanong nyo sa comment section tungkol sa nuclear physics na hindi ko pa nasasagot, pwede nyo siyang itanong doon kasi meron siyang live Q&A session. For more information regarding 2020 NSTW, punta lang sa nstw.dost.gov.ph or i-follow nyo ang kanilang FB page, the National Science and Technology Week. Kita-kits po tayo virtually!